Si Mano, baba mo na. Pagkatapos niya, tabunan mo ha. Guys! Tumama ako, guys! Sige, tabunan na yan! Game over. You lose. Kailan mo gustong ligpit si Conchita, Trina? Ma'am, telepono po si Doña Conchita. Speaking of the devil. Hello, Tita. Doktor, ano po ba ang sakit niya? May nakita kaming tumor sa utak niya. And it's malignant. Diyos ko. Mare! Panalo ang negosyo! Ubos ang isda! Success! Linis-linis na lang! Ate! Kailangan mo umuwi. Pinapalayas tayo ni Chang Belia. Ha? Munching pagod ako. Umayas kayo! Delia, maawa ka naman kung gawin sa amin to. Maawa ko na, Delia. Che! Wala akong pakialam sa'yo! Lydia! Dahil sa laki ng utang nyo, dapat noong ko pa ginawa yun! Pero, wala naman ito sa usapan namin ni Kuya na pinautang niya kami, ha? Sorry ka, dahil wala na ang Kuya mo at ako na ang namamahala dito! Sabella, maawa na po kayo sa amin. Wala na po talaga kami ng mga pagtitirahan, eh. Hindi ko na problema yun! Delia, nagmamakaawa ako sa'yo. Gagawin ko kung naman ang gusto mo. Huwag mo na palayasin ang pamilya ko dito. Tagalo, Delia. Nagmamakaawa ako. Maawa ka sa'yo, Delia. Paolo? Tita Conchita. Paolo, si Trina. Si Trina, pong pinunta niyo dito, hindi na po magbabago ang isip ko. Ayaw ko na magkaroon ng kaugnayan sa kanya. Paolo, may brain tumor si Trina. Ano? Bahala kong dalhin si Trina sa Amerika. Maghanap akong espesyalista. Ano ba may tutulong ko? Malaki. Ang hiling ko lang sana, bago kami malis, puntahan mo siya. Para magaan ang loob ni Tina kapag nalaman niyang pinatawad mo na siya. Thank you.
Alam kong mahirap ang hinihingi ko. Pero nakikiusap ko sa'yo. Para sa ganon, mabawasan ng pasanin si Trina. Hello? Ano? Trina? Tita, tita, buti na lang at dumating kayo. Kailangan nating umalis ngayon din. Trina, kailangan bumalik ka sa ospital. Tita, hindi niyo ba ako narinig? Hindi tayo safe dito. May nagtatangkang pumatay sa akin ngayong gabi. Sigurado ko hindi ka rin ligtas sa kanya, tita. Umalis na tayo dito habang hindi pa sila dumadating. Paano ka natakasan ni Trina? Pwes, tapusin mo na ang trabaho mo. Walang pupuntahan niyo kundi sa bahay nila. Pagsabayin mo ng patayin si Trina at si Conchita. Trina, makinig ka sa akin. Sabi ng doktor, posible daw na nag-hallucinate ka lang. Tita, hindi ako nag-hallucinate. Totoong lahat ng mga nangyari sa akin kanina. Hindi ako nag-i-imagine. Tita, halika na. Wala na tayong oras. Sandali lang, tita, Trina. Halika sandali na. Sandali lang, Trina. Ginagawa mo dito? Nagpunta ako dito para sa sa'yo na pinatatawad na kita sa lahat ng kasalanan mo. So, tapos na pala ang honeymoon. Isa lang ang tanong ko. May nangyari ba sa inyo? It's none of your business. It is my business. Kailangan malaman ko na hindi na pwedeng ianal ang kasal ninyo. So, tell me, na-consummate ba? Oo. Oh, kaya safe na sa inyo kaya man and daddy. Satisfied? Good boy. Paolo, salamat. Hindi ko alam kung bakit nagbago ang isip mo, pero gusto kitang pasalamatan. Bakit? Meron ba akong dapat malaman? Tita, ano yun? Sabihin niyo sa akin. Trina, delikadong kalagayan mo. May sakit ka. Ano? Brain tumor. Tita, malignan ba? Tita, am I dying? Yes. Para nang... Tita, para nangyari yun! Hindi mo pwede mangyari sa akin to! Hindi mo pwede, Tita! Hindi pwede mangyari sa akin to! Tita! Sabihin nyo hindi totoo! Sabihin nyo hindi totoo! Narating kaya si Celia bukas? Darating na. Huwag kang mag-alala. Tama kaya itong gagawin natin? Siyempre naman. Nag-aalangan ako eh. Baka hindi ito ang tamang panahon. Baka kailangan maghintay tayo hanggang maayos na ang buhay ng mga anak natin. Josie. Josie, mahal kita. Pwede akong maghintay kahit hanggang kailan. Pero tingin ko,
ito ng panahon eh. Baka malay natin. Dahil dito maaayos natin ang pamilya natin. Tita, sigurado ka ba? Baka naman nagluloko ka lang. Alam ko nagawa ko na to sa inyo minsan. Tita, binabalikan niyo lang ba ako? Don't worry, Trina. I'm sorry. I'm sorry. Nina, hindi pwede mangyari yun. Francis? Gising pa pala ho kayo. Lasing ka? Hindi ako, Nay. Guni-guni na lang ho yun. Sakit man ako o wala, sigurado ako sa mga nakita ko kanina. Meron talagang gustong pumatay sa akin. Okay. Tita, please, seryosohin niyo naman ako. Okay. Sabihin na natin totoo. Sino naman ang papatay sa'yo? Sino? Si Greta. Kailangan malaman ninyo ang totoo tungkol kay Greta. Trina, hindi ako bulag sa mga faults ng pamangkin ko. Pero alam kong hindi siya mamamatay tao. Ano namang mapapala niya sa pagmatay natin? Ako. Dahil sa tingin niya, tinraidor ko siya. At kayo, dahil sa kayamanan ninyo. Nasa kanya ang lahat ng kayamanan. Hindi na kailangan niya ako ipapatay. Tita, binigay niyo ng lahat sa kanya. The more kayong gustong ipapatay ni Greta! Kasi nakuha niya na sa'yo lahat ng kailangan niya. Tita, hindi niyo ba nakikita? Papatayin niya kayo dahil sisiguraduhin niya hindi niyo na mababawi sa kanya lahat ng kayamanang ibinigay ninyo sa kanya. Dinig ko silang magkausap sa telepono. Magkakilala silang dalawa. Magkasabwan. Tapos sinabi ninyong pinuntahan kayo ni Greta sa rancho. Kung saan nagtatago si na Paolo. At nakapasok doon si Stanley. Tita, hindi yun coincidence. Kagagawan lahat yun ni Greta. Kagagawan niya lahat yun, tita. Maniwala kayo sa akin. Kagagawan yun ni Greta. Thank you.
Tita, maraming salamat at pinaniwalaan ninyo ako. Trina, I'm still not convinced. Pupunta tayo sa Amerika para maghanap ng espesyalista sa sakit mo. Hindi para takasan si Greta. Pero tita, ang mahalaga umalis tayo. Meron kaming gustong sabihin sa inyo ng ina niyo. Minsan lang tayong makatsyempo na magkasama-samang pamilya. Kaya palagay ko, ito ang tamang panahon para sabihin ko sa inyo na... Ano po yan? Magpapakasal kami uli ng ina niyo. Magsisimula tayo muli, mga anak. Itatama natin lahat ng mga mali. Patuloy.